Welcome guys ulit sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo lahat? And I hope you're okay. Ayun. So, for today's video, wala tayong pa-intro, wala tayong kung ano-anong ganang. What? Ayun po. So, ang content natin for today, as you can see sa aking title, ay ituturo ko sa inyo or isishare ko sa inyo kung ano yung editing app na ginagamit ko sa aking pagbablog as a starter or as baguhan sa pagbablog. Ayun. So, before natin simulan ang ating video for today, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Ayan. So, ayan po. Before ako nagsimula mag-vlog, ito yung mga ginamit kong, ito yung mga hinanda kong tools. So, syempre, dapat meron ka, ito, meron ka dapat camera, meron ka dapat, tawag ito yung mga holder ng cellphone or camera, ayan. So, dapat meron ka din ng mga editing tools. Yes. Yan. So, yun yung i-content natin for today. So, yung isa sa mga ginagamit ko for this video, ito actually, ito yung ginagamit ko sa pag-edit ko ng video na ito, is yung ating tinatawag na Filmora kong app. So, ito po yung ginagamit ko ngayon. Bakit? Kasi napaka-easy, handy niyang gamitin. Super. As a beginner, hindi ako nahihirapan mag-edit. As in, pag sinut ko yung video for today, ilalagay ko lang siya doon. And then, mamaya, later on, nakakapag-upload na ako. So, sobrang dali lang niya gamitin, guys. So, ituturo ko sa inyo step by step kung paano ko siya dinownload, ano yung mga dapat niyang gawin, at kung paano mag-edit kay Filmora Go. So, ayun, ipapakita ko sa inyo yung clip dito. So, doon sa mga gusto mag-vlog, matuto, at sundan nyo itong gagawin natin pag-download, paano gumamit ng Filmora Go. Kasi, sure sa mga nakikita ko kasing vlog dito sa YouTube, wala ko ganong nakitang information how to use Filmora Go except dun sa mga features na ganito ganyan. Pero kung paano talaga siya i-download, ano yung mga dapat niyong gawin para yung mga watermark doon mawala, etc. Yun. So, i-explain natin yun dito. Okay. So, let's start the video. So, una natin gagawin, i-open lang po natin itong ating Play Store. Okay. So, ayan. Isi-search lang natin sa search bar area niya yung Filmora Go. And then, okay, lalabas na sa, since naka-download na siya sa akin, i-open ko na lang to. Ayan po siya. Ayan. So, meron na ako dito naka-ready yung video. So, bubuksan lang natin yun para makita niyo yung sample kung paano mag-edit. Ayan. So, may mga video na ako ditong ginawa kanina na gagamitin natin sa... So, meron na ako ditong video yung ginawa na gagamitin natin sa ating pasample na pag-i-edit. Ayan. So, pumila ko ng isa, dalawa. Pipindutin nyo lang yan, then add. Okay. So, lalabas na siya na ganyan. So, ito yung kinoption ko kanina na example ng video na naghihiwa ko, kunwari, ng ating Baguio Pechay. Ayan. So... okay, so nakita nyo na kung paano nagra-run yung video. So, babalik muna tayo dun sa ating homepage kasi gusto kong ipakita sa inyo na bago nyo magamit lahat ng mga editing tools dito sa ating Filmora, kailangan nyo munang mag-subscribe kay Filmora or magbayad ng payment. Ayan. So, ako kasi nakapagbayad na ako. So, ngayon, ang ina-offer nila sa akin ay upgrade na lang ng aking package. So, balik na tayo. After nyong magbayad doon, magagamit nyo na si Filmora ng unlimited. Ayan. So, ayan. Ito yung aking sample. Naghiwa-hiwa ko dyan. And then, since gusto ko, gusto ko i-adjust yung sound niya. So, pwede ko siyang tanggalan ng sound. Ayan, maririnig nyo, wala siyang sound. And then, ngayon, gusto ko naman na malakas yung sound niya. Ayan. So, pwede rin lakasan yung kanyang sound. Ayan. Okay. So, ngayon, ibalik ko siya sa mahinang sound kasi gusto ko talaga walang mahinang sound dahil ako ay maglalapat ng music later on. Ayan. So,
Meron din dito mga emojis, mga sticker na pwedeng magamit. So make sure lang na malakas yung internet connection na ginagamit nyo kapag nag-i-edit kayo or para ma-access nyo itong mga sticker. Ayan. So sa mga previous vlog ko, ginamit ko itong mga sticker app na to. Ayan. So hanapin natin dito yung subscribe button. Okay. So andito yata sa kabila. Okay, andito siya. So baba lang natin to. So ayun yung subscribe button. And then pwede natin siyang i-place dito. Okay, dito na lang. And then i-crop lang natin yan ng konti. And then okay. Yan. So i-back natin and try natin kung okay ba siya. Ayun. So ganyan lang siya kadaling gamitin. Okay, so we're done with our subscriber button. So now naman, let's add some music. So pipindutin nyo lang yung home screen niya and then lalabas yung add music. Yung sa mga musics pala guys, sa pag nagda-download kayo, make sure na non-copyright yung mga music na gagamitin nyo. So ako, nakakuha lang ako ng mga music sa YouTube. So ito yung mga na-download ko. So meron ako ditong gagamitin. Ayan, so click ko lang yung plus sign dyan para ma-add yung music na gusto nyong gamitin. So, okay. Ito yung gagamitin yung music. Kaya dito yata ito sa baba. Teka lang, hanapin ko yung okay. So, okay, ito siya. Yan. So, i-add lang natin yon. So, andun na siya. So, now let's play. Taas lang natin yung volume. Okay, so now let's listen. Ayan siya. Okay. So, pwede nyo rin yan hinahan. Pwede nyo tanggalin, pwede nyo lakasan. So, depende sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Yan. So, yan. So, ang ganda-ganda ng soundtrack niya. So, pwede nyo siyang kontrolin. Napakadali lang niya gamitin, guys. So, let's say dito, gusto nyong kontrolin yung music. So, pwede nyong ikat yung music na yan. Okay. So, ngayon, pipindutin nyo to. And then, pwede nyo tanggalan ng sound yung isang side. And then, yung isang pwede malakas. Ayan. So, automatic, mawawala ng sound yung isang side ng video. Okay. So, let's say yung video naman ang gusto nyong tanggalan. Okay. Yung mismong video mismo. So, pwede rin yan. And anyway, pwede nyo rin yan gamitan ng mga pa-effect. Like yung mga transition niya ba. So, dito, ang gagamitin ko sa kanya ay yung tawag dito yung basic lang. Basic effect lang siya. Okay. So, ito yung napili ko. Okay. So, let's try. Let's try ulit. Okay. So, isa pa. Try natin siya ulit kasi medyo naghahang pa siya. Okay. So, try natin ulit kasi medyo naghahang yung load na yun. So, pipili tayo dito ng iba. Okay. So, eto na lang yung gagamitin natin dito sa ating pa-transition. Okay. So, okay, ayun. So, yun yung ginamit kong pa-transition niya. So, medyo loading-loading lang yung video natin kasi medyo kinokontrol ko yung ating, ayan, ating sound. So, ito yung next step. Pwede naman kayong mag-enter dito ng mga text. So, makikita nyo dyan yung text logo. Ayan, pwede kayong mag-type dyan. And then, pwede nyong gamitan ng style or font yan. Alam nyo naman yan kung paano gamitin dyan. Yan. So, halimbawa, dito sa font, maraming option dyan. So, ang ginamit ko ay Konya. Okay, so, click lang natin dyan. And then, sa style niya, pwede nyong lagyan niya ng color. So, mamimili lang kayo dyan ng color na prepare nyo para sa inyong vlog. Yan. So, ito yung napili kong kulay. Yan. So, lalagay lang natin yan dyan. So, try natin tong pink. Tong violet.
itong sky blue, itong blue. So, I think mas bagay yung yellow. Ayan. So, yun yung prefer kong gamitin talaga. Ayan. So, place lang natin yan dyan. And then, yan. Test natin kung anong ratio niya. So, ayan guys. There you go. Diba? So, ang ganda. Ang dali lang yung talaga niyang gamitin. Okay. So, next step. Pwede tayo ditong mag add ng video. Halimbawa, may i-add kayo photo o video o let's say yung mga reaction video. Yan, like ganitong ilalagay ko. Siguro ito na lang, yung reaction sound video na lang na dinownload ko nung nakaraan. So, okay. Ito. Ito, no, non-copyright tong video na to. So, safe to gamitin sa mga video reaction na ginagawa natin pa-mem minsan sa ating mga vlog. Ayan. So, ayan. So, ayan siya, guys. So, what the f***? Ngayon, next step naman natin na gagawin after yung maganyan. So, explore nyo lang yung Filmora. Aralin nyo. So, napakadali nyo. Pwede na natin siyang i-export. Anyway pala guys, doon sa mga hindi nakapag-subscribe, I mean hindi nakapag-payment kay Filmora, you can still use Filmora Go on free trial, which is, yun nga lang, hindi nyo mabubura yung watermark ni Filmora. Unlike dito, kung nakasubscribe kayo kay Filmora, wala kayong makikitang watermark dyan na Filmora Go. Yan. So, again, export na natin yung file. Yan. So, nag-export na siya. Antayin lang natin yan matapos. So, okay. Another thing to share dito sa ating pag-i-import ng ating mga music sa ating Filmora. Punta kayo sa YouTube and then type nyo yung non-copyright music list. And then, ganito yung lalabas. So, make sure na mababasa nyo dun sa title niya na non-copyright yung mga music na i-download nyo. So, scroll down lang natin to. Hanapin natin yung mga aesthetic na mga soundtrack or mga non-copyright music list na non-copyright. Ayan, non-copyright tuloy. I mean, non-copyright siya. So, pag sinabi non-copyright, hindi siya kiniklaim ng owner or free to use music siya. So, pwede nyo siyang gamitin sa inyong mga soundtrack. So, ayun guys, nakita nyo na kung paano gamitin si Filmora Go. Sobrang easy lang niyang gamitin. And kung matatagalan or I mean, kapag nakasanayan nyo na siyang gamitin, sobrang dali na lang niyang mag-upload ng mag-upload, mag-capture video, mag-edit, upload. So, ganun lang siya mag-work. So, yun, para hindi ma-expire yung subscription nyo kay Filmora Go, wag na wag nyong kakalimutan. No, once a year, kailangan nyong magbayad kay Filmora Go. So, pwede kayong gumamit ng GCash or any online payment transaction para bayaran yung yearly subscription kay Filmora Go. So, pwede nyo naman siya gawing monthly, quarterly, pero ako, I prefer yearly kasi mas nakakatipid ako dun. And the same time, lahat ng mga previous, lahat ng mga editing app na package dun kay Filmora ay pwede nyo magamit. Ayun. So, I hope nakatulong itong video na to para dun sa mga kagaya ko na nagsisimula pa lang sa vlogging. Ayun. So, maraming salamat po sa panonood sa akin for today. Yun lamang po ang aking i-share for this vlog. And huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe at i-share sa mga kaibigan natin na gusto rin pong matutong mag-vlog. Ayun po. So, maraming salamat po.